guys, this is a Honda CB650R. Kung bibisa natin siya ng onte, ganito ang magiging itsura niya. Ang ganda nito. Isa-isay natin kung anong mga binago dito. Hindi ito yung typical CB650R na makikita natin sa daan. Una kong napansin yung clip-ons niya. Yung una kasi medyo mataas eh. Itong CB na to kahit papano naging cafe racer yung itsura niya. Ang aggressive, di ba? Mas mababang clip-ons para medyo sporty tignan. Nagbalit din siya ng mga levers, clutch, brake lever dito sa kanan. Medyo naiintriga ako kung paano ba mag-perform yung handling niya kapag nakaganitong setup eh. And sa tank, naglagay siya ng aggressive carbon design. Ay paano mas humaba siya dito eh. Ganda ng itsura nito. Yung cowling sa likod, mas bumagay ito. Talim ng tail end eh oh. Dahil na clip-ons tong CB na to, kahit paano para bumagay yung stance ng rider, nagpalit siya ng rear set. At hindi pa yan, naglagay rin siya ng quick shifter. Mitas tire or Mitas, ano bang tamang pronunciation dito? Arrow exhaust, I think cut delete. Oo. So ito yung headers niya, ganun pa rin, parang hinawing bangs pa kaliwa. Tinanggal niya yung bread box, nilagyan niya ng meat pipe and then canister na AR. Sliders, itong shroud niya kahit paano, may air scoop siya yun. Parang nagsilbing winglet na. Ang ganda tignan ng harapan. Ang swabe nitong bike na to. Mas na-appreciate yung CB650R sa ganitong setup. Kung gusto niyong malaman kung paano niya ginawa yung ganitong setup, tanongin natin yung mismong may-ari. Mga kitipais, tinabilang muna natin dito yung motor kasi napaka-init dun sa lugar na yun. Kahit papano dito, malapit tayo sa shade. Kung meron man tayong pwedeng pagtanungan kung ano bang mga nilapag na setup dito sa CB na to, walang iba kundi yung may-ari. Guys, I want you all to meet Brother Migs. Siya ang may-ari nitong beast na CB na to. Unang-una niyong makikita dito is yung clip-ons. So kung mapapansin nyo, yung clip-ons niya is nakapatong sa ibabaw ng triple clamp. Bakit? Kasi 1.5 inch rise siya. Kasi pag inilalim ko siya, sasayad na siya dito sa air intake niya. So papansin natin, yan yun. Pwede mo nakita ako sasayad? Ay, hindi na. In-adjust ko na. So kapag kinabit ko yung pang CBR na clip-ons, tatama siya dito sa intake natin. So kung makapansin nyo, ito angat siya. 1.5 inch yan, angat yan dito. So yung stock na clip-ons is pantay lang dito mismo sa pinagkakabitan sa fork. Ang pinagkaiba kasi ng CBR, wala siyang air intake o ganitong setup gaya ng sa naked. Mas manipis yun. Manipis o tanke agad yun, so hindi yun sasayad. Saan mo na kuha to, brother? Tsaka magkano kaya kaabutin kapag ganitong setup? Eto, nabili ko to is 4.5 to 5,000. Shopee Racing lang yan. Actually, nakita ko yung sa forum lang ng UK way back 2021. Doon ko nakita is yung sukat ng diameter na dapat para sa clip-on niya. So 48mm to. Then naghanap ako ng aftermarket sa Shopee. So meron naman. Ito, makikita natin yung protruding carbon fiber to na aftermarket. Actually, nakapatong lang to. Ang purpose lang nito para yung sa chan mo. Kasi yung stock ng gas tank ng CB, hindi ganito ang design eh. So kung makikita natin sa mga Moto 2 is nakagantong klase ng itsura na gas tank. So eto, totoong carbon to, order ko to sa Thailand. Thailand pa? Yes, Thailand yan. Magkano ka ba abutin kapag 9,000 9,000 ito? Ito lang? Yeah, ito lang, 9,000 yan. Pero kahit pa paano, ito yung magsisilbing parang guard mo or parang tank pad. Yes, hindi ganun magasgasan yung para hindi rin magasgasan yung original na tank. Ito kung puan mo, ito yung stock.
Yes, stock seat to. Then, aftermarket din ito, na seat cover. Itong gusto kong malaman. Ang ganda nito, bro, eh. Ito naman, nakita ko rin, order from Thailand din. Yung pinagkuha naman ito, isa rin yung pinagkuha naman. Magkaiba. Ah, magkaiba to. Oo, pero both from Thailand. Magkano nga abutin pag ganito? Ito na, sa 5,000 to 6,000. 5,000, 6,000 to. Pero hindi siya totoong carbon fiber. Ano lang siya? Carbon look. Oh, carbon look. Pero ito legit. Yeah, legit yung sa tanke. Ito, carbon look lang. Ilaw mo, stock pa rin. Integrated na. Ah, integrated to. So kapag liliko ka. Yan, makikita natin. Hazard, def, signal light. Medyo iba lang yung blinking ng ilaw mga rito. Pwede kuha ng shutter speed ko. Gulong ko, Maytas, 190. Ah, nilakya mo. 180, yes. Ang stock. 180 ang stock, 190 to. Bali, ito yung dual compound ng Maytas. Na hard yung gitna, soft yung gilid. Exhaust, aftermarket din, titanium, Austin AR exhaust. Then aftermarket na mid-pipe, stock yung sa may headers. Kasi maganda yung fitment ng stock eh. Hindi na ako kailangan magpalit na o-ring gasket. So ano to, nagpa-remap ka pa? Oh. Wala pa, hindi pa ako nakapagpa-remap. Nagpalit din ako ng rear set. Naglagay din ako ng quick shifter. Ba't ka nagpalit ng rear set, by the way? Nagpalit ako ng rear set kasi feeling ko, iwan yung paa. Sabagay, nakaklipon ka tapos straight yung legs mo. So, sport yung position mo, pero yung leg mo is hindi. So, kailangan magpalit para mo on more sporty look. So, para na siya, ano, sports naked. Ganitong rear set? Yan, nasa 6,000. So, fit to para sa CP talaga? Yes, fit. Pang CP talaga. And then, quick shifter mo, nagpalit ka? Additional quick shifter ng original Honda. Ah, ganun talaga sa Honda. I think ito mga 15, more or less. More or less 15. Oo. Yes. Ganito lagi nagkipresyo yung mga big shifter ng Honda eh. Itong winglet mo, bro, isa pa to eh. Ang ganda tignan sa harapan nito eh. Saan mo na score to? Order to from Thailand, kay R2 Speed Tech. Taiwan-based siya. Sarili niyang customized. Ano yung stock niya? Flat lang to? Yes, flat lang yung stock nito. Yan lang, ito lang. So, pinatong siya. Magkano yung ganito? Yan, nag-range ng 5K. Ah, 5K rin to? Mm. Alam nyo mga kitipays, hindi ko akalain pwede palang bihisan yung CB ng ganito kaganda. So mga bro, ito ang itsura ni Migs with a height of 5'4". Ganyan ka-aggressive yung stance ng ganitong setup. At ganito naman itsura kapag 5'6 ang height nyo. Guys, stock seat height to ng CB ah. So kahit medyo matangkad kayo, pwede yung ganitong setup sa inyo. Na-intriga ako sa ganitong setup eh. Subukan nga natin sa kalsada. First ride tayo sa CB na naka-cafe racer setup. Alam nyo, ang ganda ng CB kapag naka-side exhaust, no? Kumpara sa naka-underbelly. Mas bumagay siya sa tail end na matalim. Okay, excited na ako kung kamusta ba yung clip-ons eh. Yeah. Okay, tara mga device, sasingin natin to. Bagay yung rear set. Mas okay siya para sa akin. Lubot ng quick shift ah. Wala nga lang auto blip to or quick shifter pababa. Hindi naman big deal yun eh. Mas okay yung pataas. Ang importante yung pataas. Kasi pwede kayo mag-rev match sa downshift eh. Well actually, hindi siya ganun ka-aggressive talaga na super sport feeling. Hindi eh. Dahil dito sa carbon accessories na nilagay niya sa tank, ipitagad yung chunk ko eh. Mukhang kailangan ko na mag-diet. So dito sa CB na to, naka-cut delete na with mahabang canister. Mukhang okay naman yung response ng throttle kahit hindi pa naka-remap. Well, technically, mas okay kapag naka-remap, kapag naka-full exhaust na. Pero, wala naman akong nararamdamang mga delay. Baba lang ng CB, no? Fuel consumption niya 17. Not bad para sa isang line 4. Dito natin masubukan yung clip-on sa mga tight turns. Nasayad pa. Natama yung gloves ko, yung daliri ko sa shroud ng motor. Bago sa handling. Medyo may laban siya ng onte dahil sa modification ng clip-ons. Itong gulong na to, stacker talaga nito is 180. Eh, nilaparan niya, ginawa niya ang 190. Siguro, yung ergonomics ng bike nag-iba.
isang boot ng quick shift nito. Alam nyo, itong CB650R, kung city riding lang kayo and occasional weekend ride, sakto na to eh. Para sa akin, 90 to 130 horsepower is a typical bike. Kung gusto nyo kahit papaano, makasabay sa mga litro, and maganda yung performance, yung hatak and piga na kahit papaano, swabbing, overtaking, and maganda sounds in line 4. Gano ba ngayon ang CB? I think 519,000 ha? From 501 before. Grabe no? Ingay din ng AR eh. Para sa akin, kung gusto nyo tumalon sa isang inline 4 or naghanap kayo ng unang inline 4 nyo, hindi mawala sa listahan tong motor na to eh. Kasi isa siya sa may, well, hindi naman pinakamura, pero kahit papaano affordable option kung gusto nyo ng ganitong tunog. CB eh. Bitway RPM, may ginik na yung handlebar and footpeg eh. Which is supposed to be dapat smooth ang mga inline 4, pero anyway, at least na inline 4 kayo. Tsaka syempre, expect nyo na na in high speed, wala yung wind drag. Kasi wala kayo windscreen na nagde-deflect ng hangin. Siya, kahit paano, mabilis tayo nakapagtakin sa ganitong setup. Tsaka mas maganda rin ganito yung kaulin ng tail section natin kasi ewan ko ha, personally masyadong touring yung upuan ng CB eh. So kahit paano yung ganitong setup, nagkaroon ng dating, nagkaroon ng character. Diba talaga kapag may quick shift yung motor mo eh, walang gap yung shiftings mo eh. Hindi ka tulad kapag magka-clutch ka, may delay ng milliseconds. Well, sa iba hindi naman big deal yun. Pero kasi kapag nasanay ka na sa motor na may quick shift, iba na yung pakiramdam eh. Tsaka itong negative display ng mga CB, medyo dim siya para sa akin eh. Grabe wind drag! Woo! Para akong sinasampal ng hangin! Akin nga tayo. Wala, ganun pa rin. Mabilis yung flash ng indicator ng signal light. Wala pa atang relay to para sa mga LED. Kung tikiloso kayong tao, eto na, tama lang yung daliri nyo dito kapag nagta-tight turn kayo. Pero overall, kapag ini-squeeze mo siya, hindi naman siya natama. Meron onte sa signal light, pero siguro alalay na lang. Ang ingay ng tambucho mo, grabe. Oh, so kung gusto niyo ng gantong biya sa mga CB650R nyo kahit papaano, may idea na tayo kung magkano at anong itsura niya kapag gusto niyo ng cafe racer setup. Tsaka dahil sa cowling niya, mas na-appreciate ko yung haba ng swing arm niya eh. Siguro kasi nag 190 siya sa likod. Ewan ko ha, pero mas naging bruce ko siya para sa akin eh. Maraming thank you sa pagpapa-experience sa akin sa CB mo. Shoutout sa Cogs. Yan, saka sa Ninja Cools. Yan. Nice, nice. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba and let me know your thoughts dito sa ganitong setup. So mga KDPies, see you sa next content.